Magandang araw, Sir Tindig. At sa mga nakikinig, pati na rin sa mga makikinig pa lang. Ako po si Henry, hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong tindero ng buko juice dito mismo sa bayan ng Davao. Naisipan ko itong gawin, Sir Tindig, dahil hindi sapat ang kinikita kong pera sa pagtatrabaho ko bilang construction worker. 41 anyos na ako at may 4 na anak. Ang 3 sa mga iyon ay nag-aaral na. Yung isa kong anak ay nasa unang baitang pa lang ng elementarya. Yung 2 naman ay parehas ng nasa sekundaryang pag-aaral sa paaralan. Kaya naman kailangan ko talagang magdoble kayod upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa pag-aaral. Hindi ko na rin pinagtatrabaho pa ang aking mahal na asawa sapagkat maliit pa ang aming punsong anak at kailangan pa talaga ng kalinga ng isang ina. Ganun po ang estado ng aking pamumuhay, mga katindig. Dumako naman tayo sa aking makapanindig balahibong karanasan. Sadyang kinilabutan talaga ako dito. Bali, sa araw na Linggo po ito naganap, taong 2012. Tag-araw po nun, kaya malakas ang bintahan ng buko juice. Talamak din ang mga nagtitinda ng halo-halo sa bayan nun. Nakilala at naging kaibigan ko rin ang mga ito. Kaya madalas na itinatabi ko ang aking tulak-tulak na kariton na naglalaman ng bunga ng nyug. Yun nga lang, ang pagpunta at pag-uwi ko sa aking bahay ay pahirapan dahil wala naman akong service na tricycle o motor gaya ng iba kong kapwa-tindero. Mula sa aming barangay hanggang sa bayan ay itinutulak ko ito. Kaya puspusang pagtatyaga talaga ang ginagawa ko para lang makapagtinda sa bayan. Minsan pag naka-tsamba, itinatali ko ang kariton ko sa tricycle ng kapwa ko tindero. Inaalok nila ako ng ganun para daw hindi ako mapagod ng husto pagdating ko sa bayan para magtinda. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring di ko lubos inaasahan. Hinding-hindi ko talaga ito malilimutan hanggang sa huling kurap ng aking mata dito sa mundong ibabaw. Nang minsang nakipag-inuman ako sa aking kabarkada noon. Tindero siya sa bayan. Sinabihan niya kasi ako ng, "Buddy, may sasabihin ako sa'yo. Pwede bang samahan mo akong mag-inom? Dun oh, sa tapat ng tindahan. Kursunada ko kasing tindera dun, buddy. Parang type niya din kasi ako eh. Sige na." Pagyayayang wika ni Tonton sa akin. Ako na may agad na tumugon sa kanya ng, "Ha? Ano? Kung manliligaw ka, bakit ka iinom? Tingin mo ba sasagutin ka nun? Loko ka talaga. Hindi ganyan, buddy." Tugon ko naman sa kanya, "Mali yun. Saka isa pa, baka mag-away kami ng misis ko niyan. Alam mo naman nanununtok yun." Ani ang sabi ko sa kanya. Subalit hindi talaga ako nito tinantanan. Talagang nang makaawa pa ito sa akin. "Pakiusap, buddy. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Saka iahatid kita at hindi tayo maglalasing, kaya pumayag ka na." "Ano ba yan? Parang hindi tayo magkaibigan." Muli niyang wika at pagpupumilit sa akin. Kaya sinagot ko naman siya agad ng, "Aba, desperado ka talaga. Sige na nga, basta hindi tayo maglalasing, ha." Pag-ubos ng aming paninda, ay agad kaming nagpunta sa tindahan na itinuturo niya. Bumili siya agad ng inuming alak at tinungga namin iyon doon. Habang nakikipag-usap siya sa babaeng bantay ng tindahan na iyon. Ilang oras pa ang lumipas, hindi pa namin nakakalahati ang aming inumin. Inabot kami ng dilim.
kaya sinabihan ko siyang umuwi na kami. At nang maihatid niya na ako sa aking bahay. Buddy, madilim na. Tara na, bukas na lang ulit. Tama na yung harutan. Pagyayaya ko kay Tonton. Buti na lang at pumayag ito agad. Itinali kong muli ang kariton ko sa likod ng kanyang tricycle. Pagkatapos ay umalis na rin kami. Sa aming pag-uwi habang siya'y nagdadrive, ay panay ang pagyayabang nito sa akin. Buddy, nakita mo ba yun? Ang alin? Sumbatang salita na salitan namin. Yung kanina, buddy. Napangiti ko na siya. Malapit ko na siya mapasagot. Tingin mo sasagutin ako nun? Tanong na may halong pagyayabang ni Tonton sa akin. Aba, malay ko sa'yo, buddy. Malalaman mo yan pag dumating na ang araw na yun. Sagot ko naman sa tanong niya. Habang kami ay nag-uusap, ay may nakita akong nagtitinda ng halo-halo sa daan kahit gabi na. Ako naman tong naisip ko ang aking misis, ay pinahinto ko ang tricycle at bumili ako ng halo-halo kahit gabi na. Naisip ko kasing ipasalubong ito sa aking asawa dahil malamang mainit na ang ulo nun kasi inabot ako ng dilim sa pag-uwi. Ngunit bago ako bumili, ay kinausap ko ang alin na siyang tanging bantay sa munting tindahan na iyon, nayari sa Kawayan. Ali, magandang gabi po. Pabili po ng halo-halo. Dito nyo na lang po ilagay sa pichil ko. Sabi ko sa Ali. Agad naman niyang kinuha ang pichil. Nang hindi man lang nagsasalita. Pakipuno na lang po yung pichel at babayaran ko na lang kung magkano po. Muli kong sabi rito. Tumango naman siya at isinandok niya ang aking pichel sa durog na yelo na nasa cooler. Dinamihan niya ang mga sangkap rekado nito. Kaya naman nakakatakam itong tingnan. At yak na magugustuhan ng aking asawa. Pagkaabot niya sa akin ng pichel, ay tinanong ko ang ali na iyon kung magkano ang bayad ng isang pichel na halo-halo. Buti na lang at sumagot ito at nagsalita na rin sa wakas. Sinabi niyang 100 pesos ang bayad nun. Salamat po, ali. Ito po ang bayad. Buti na lang at naisipan yung magtinda dito sa gilid ng daan, kahit gabi na. Kaso, walang gaanong tumatambay na tao rito. Buti hindi po kayo nalulugi. Wika at pagtatanong ko sa ali na iyon. Sinagot naman niya ako ng okay lang daw dahil may mga humihintong sasakyan dito para bumili ng halo-halo niya. Pagkasabi niyang yun, ay nagpaalam na ako at bumalik sa tricycle ni Tonton. Nang makalayo ako sa tindahan na iyon, ay nilingon ko pa ito. Ngunit, laking pagtataka ko na lang dahil biglang nawala ang ali na nagtitinda roon. Kaya sinabi ko ito kay Tonton. Tinawanan lang ako nito at sinabi niyang baka nahilo lang ako sa ininom naming alak. Dahil sa totoo lang, napakadala lang kong uminom. Kaya naisip ko na lang na baka nga dahil iyon sa alak at namalikmata lang ako. Ilang minuto pa ang nakalipas, ay bigla akong nakaramdam ng kaba na hindi ko naman alam kung bakit. Maya-maya pa'y nakauwi na ako sa amin. Nakita ko ang aking asawa at mga anak na nakatayo sa pintuan. Malamang hinihintay nila ang aking pag-uwi. Lumapit ako at dinala ko ang isang pichel na halo-halo upang aming pagsasaluhan. Inilapag ko ito sa aming lamesa. Excited naman ang aking mga anak na kainin ito. Subalit sa halip na payagan sila ng kanilang ina,
ay pinapasok niya ang mga bata sa kwarto at nakakunot ang mga kilay nitong nakatitig sa akin. Saan ka galing at ngayon ka lang umuwi? Natapos nang kumain ang mga bata. Pagalit niyang wika sa akin. Pero upang hindi na kami magtalo, ay ipinaliwanag ko sa kanya ang dahilan kung bakit ako ginabi ng uwi nun. Buti na lang at naunawaan ako nito. Niyakap ko siya at nilambing. Sabay niyaya ko siyang pagsaluhan namin ang halo-halong aking pinili sa daan. Ngunit sa halip na matuwa siya, ay nagtaka ito sa halo-halong pinili ko. Dahil papaano daw nagkaroon ng tindahan ng halo-halo sa daan, ay wala naman siyang nakikita doon sa madalas niyang pamamalengke. Ay talagang wala siyang napapansin na nagtitinda ng halo-halo sa daanan patungo sa bayan. Baka daw hindi tao ang napagpilhan ko nito. Dahil noon pa man katindig, ay may napapabalitang mga nilalang na nanghahawa upang maging kanilang kauri. At ang mga nilalang na tinutukoy ko ay ang mga aswang Sir Tindig. Pagkatapos kong marinig iyon mula sa aking asawa, ay sinabihan niya akong huwag ko daw munang kainin ang halo-halo na iyon. Kailangan daw muna niyang siguraduhin matino ang pagkain na iyon. At kahit ako'y naguguluhan sa kanyang pinagsasabi, ay sinunod ko na lamang siya. Nagtungo ang aking asawa sa kusina at pagbalik niya ay may dala na itong 3 pirasong bunga ng kalamansi. Hinayaan ko lang ang aking asawa sa kanyang nais gawin. Pagkatapos, kinutsara niya yung halo-halo na nasa pichel. Sa mga oras na iyon, ay lumingon ako sa kwarto. Baka kasi nakasilip ang mga bata. Ayaw ko kasing makita nila ang gagawin ng kanilang ina. Baka kasi totoo ang hinala niya sa halo-halong aking nabili sa daan. Nung una ay inakala kong walang mali o diferensya ang halo-halo. Dahil yung isang kutsara na puro yelo ay wala namang nangyari nung pinatakan niya ito ng katas ng kalamansi. Subalit, nung kinutsara niya yung 4 na sago at pinatakan ng kalamansi, ay halos manginig ang buo kong katawan nang makita kong nag-iba ito ng anyo. Ang 4 na sago na iyon ay naging mata na katulad na katulad ng mata ng tao. Sisigaw na sana ang aking asawa, pero agad kong tinakpan ang kanyang bibig. Sinabi ko sa kanya na baka matakot ang aming mga anak pag nakita nila ang mga mata na iyon. Nagdesisyon kaming mag-asawa na isilid sa plastic ang isang pichil na halo-halo upang ibaon na lang sa lupa pagsapit ng umaga. Akala ko iyon lang ang aming mararanasang kababalaghan. Dahil pagkatapos naming ilagay sa plastic ang halo-halo na iyon, ay biglang may narinig kaming isang malakas na lagapak sa aming bubungan. Agad naman pumasok ang aking asawa sa kwarto kung saan naroon ang aming mga anak. Isinarado niyang maigi ang mga bintana at sinabihan niya akong ilak kong maigi ang mga pinto at kunin ko daw yung mga bunga ng kalamansi sa kusina at isang garapong asin. Sumigaw ako dahil natatakot na ang aming mga anak at sinabi kong, "Huwag mo kaming sindakin! Kahit aswang ka, kaya kitang labanan!" Sabay binudburan ko ng asin ang lahat ng bintana namin.
Sinabihan ako ng aking asawa na ihalo ko daw ang katas na kalamansi sa asin at ihagis sa aming bubungan kahit hindi na daw ako lumabas, dahil mararamdaman daw ng aswang ang init na dulot ng pinagsamang kalamansi at asin kapag isinaboy ko ito sa aming bubungan. Maya-maya pa'y may narinig akong isang napakalakas na lagabog sa labas. Base sa aking pagkakadinig ay nagmula ito sa aming bubungan na tumalon pababa sa lupa. Sinilip ko ito upang tanawin kung saan banda bumaba ang nilalang na iyon. Laking gulat ko na lang at bigla akong napaatras ng mabilis, dahil ang aswang na pinaghihinalaan naming nanggaling sa bubungan ay bigla na lang sumambulat sa bintana ng aking pinagsisilipan. Pero kahit ako'y takot na takot, ay mabilis kong sinabuyan ito ng asin na may katas ng kalamansi. Tinamaan ko ito sa may bandang dibdib niya. Umusok iyon at nangisay ito sa lupa. Habang patuloy ko pa rin itong sinasabuyan ng kalamansi at asin, halos maubos ko na yung isang garapon ng asin nang biglang napasulyap tingin ako sa aking mag-iina, nakasalukuyang takot na takot sa mga oras na iyon. Pero nung paglingon kong muli sa aswang na nangingisay, ay bigla itong nawala sa kinaroroonan nito. Lalabas sana ako upang hanapin iyon, ngunit pinigilan ako ng aking asawa. Kaya hindi na lang ako natulog ng gabing iyon. Binantayan ko ang aking pamilya hanggang sumapit ang umaga. Kaya magmula ng mangyari iyon ay hindi na talaga ako nagpapagabi ng uwi. Baka kasi biglang bumalik ang aswang na yun. Hindi talaga maalis sa isip ko ang nakakatakot na mukha ng nilalang na yun. Buhaghag ang mga buhok nun at kapansin-pansin ang malalaki at matutulis nitong mga ngipin. Naikwento ko rin ito sa mga kapwa ko tindero. Ang karamihan sa kanila ay hindi naniniwala. Pero si Tonton, na matalik kong kaibigan, ay naniniwala sa akin. Sa katunayan nga niyan, ay may ibinigay pa itong pangontra at proteksyon sa akin. Ang mga iyon ay 5 pirasong antigong barya at buntot pagi. Mula pa daw iyon sa lolo niyang manggagamot. Ayon sa kanya'y ipabulsa ko lang ang kahit isang pirasong antigong barya na iyon ay pangingilagan daw ako at ng aking pamilya ng mga aswang. Naniwala naman ako kay Tonton. At sa awa ng Diyos ay hindi na kami muling ginambala ng aswang na minsang dumalaw sa amin. Pinuntahan muli namin ni Tonton ang tindahan ng halo-halo. Ngunit nagtaka kami dahil wala na ito doon kung saan namin ito nadaanan. Buti na lang at nang dahil sa nangyaring iyon sa aking pamilya ay araw-araw na akong inihahatid ng aking matalik na kaibigan papunta at pag-uwi sa aking bahay. At iyon po ang aking karanasan, Sir Tindig. Salamat sa lahat na nakapakinig nito.